Ang Milwaukee Bucks ang may pinakamababang odds sa mga nakapasok sa playoffs last year na magiging contender sa 2025 season para sa championship. 6.7% ang binigay na chance sa kanila. After nito, nag-post si Giannis ng cryptic message. Nakalagay doon, "If nobody got me, I got me." So hindi ko nagets kasi nga cryptic message. Kapag naman tinranslate yon sa Google Translate, kung walang nakakuha sa akin, nakuha ko. Word for word yun, lalong gumulo. Siyempre, kukonnect na naman ang iba yon sa trade rumors kasi gusto ni Giannis na mag-champion ulit sa Bucks or sa ibang team. Yung ibang article naman, yung pinost ni Giannis ay patungkol sa mga fans at ibang mga analyst na merong doubt sa kanya na kaya niya pang bitbitin yung Milwaukee Bucks sa playoffs hanggang championship. Kasabay din to ng survey ng mga GM na hindi sinama si Giannis bilang best international player. 87% agad kasi noon si Nikola Jokic na sinundan ni SGA at ni Luka. Na-snub ng mga GM si Giannis na syempre gagawin nila yon dahil si Giannis lang naman ang isa sa best player ngayon na may intention na umalis ng Milwaukee Bucks para mag-champion sa ibang team. Ang Bucks naman since 2019 hindi bumababa ng top 3 sa East pagdating sa standing. Sa last 2 season nga lang, tinatalo sila sa first round. Ang pinakamasakit doon, yung number 1 sila, tinalo ng number 8. Nakaisa lang doon ang Bucks sa Miami Heat. Nang 2024 naman, tinalo sila ng Indiana Pacers. Ito lang, nabasa ko lang to sa mga forum ha, kasi kalimitan doon ako kumukuha ng content eh. Kapag ang Bucks this year nakapasok ng playoffs, iiwasan nilang makalamang ng 3-1. Okay na yung 3-2 or 3-0, alam nyo naman siguro kung bakit. Mas masakit pa di umano yung mabalikan sa 3-1 kesa ma-sweep. Si CP3 nga binabangungot lagi sa postseason kapag naka-3-1 na sila. Base siya naging galaw ng free agency, mas dikdikan pa rin naman sa West kesa East, pero iba na ngayon. Nasa top 3 or 4 pa rin naman ang Bucks. In papers, iba na kapag mismong regular season. Dahil ang makakalaban naman nila sa positioning ay yung Celtics, Knicks at Sixers na meron pa rin top lineup ngayon. In papers pa rin. Andyan pa yung Miami, Cavaliers, Pacers at Orlando Magic, so hindi na masasabing mahina ngayon yung East. Si Doc Rivers bilang head coach ng Bucks merong 18 and 20 record. Ang Bucks din ang isa dati sa may malakas na defense. Sinasabi nga nila kinakatakutan yung depensa nila dahil kay Giannis at si Brook Lopez. Kasama pa doon ang isa sa best perimeter defender na si Holiday na ang pumalit naman si Damian Lillard. Sa mga preview sa article, isa lang ang pinatutunguhan nun eh. Ang problema ng Bucks sa defense. So walang problema sa offense, nasa 54 points per game agad si Giannis at si Dame. Nasa top 5 sila na may pinakamataas na numbers combined. Pang-apat din ang Bucks sa points per game last season. Pero sila ang top 10 worst team pagdating sa points allowed. Ito yung nai-score ng kalaban. Diyan nagre-reflect yung depensa nila. Base pa sa analytics ng The Athletics, ang pinaka-main reason ng kanilang struggle sa defense ay yung personnel, hindi yung system. Kung sino mga player kasi ang nasa Bucks ngayon. So hindi na kinakatakutan ang depensa ng Bucks. Ang basketball din, paramihan ng score, eh mas marami na i-score ng kalaban, kaya panalo sila. Nung si Holiday pa ang point guard ng Bucks, at least nasa top 10 sila na may pinakamababang binibigay na punto sa kalaban. Yung 3-point shooting ni Dame at ni Holiday halos parehas lang. Mas malayo lang yung binibitawan ni Dame. Kaso yung defense ni Holiday malaaso. Kapag pumasok sa lane niya, nalalak sa loob. Hindi kasi nila napalitan yung perimeter defense. Kaya ngayon, ang iniintay doon, lagi dapat healthy si Giannis para sa depensa nila. Hindi tulad dati na kahit injured si Giannis, merong Holiday or perimeter defender na pwedeng bumantay. Yung isa pa dong critical sa Bucks, road games. Dahil sa mga nakaraang taon, nakakakuha sila ng panalo sa home court nila. Ito yung may chance talaga sila nakakapasok sa playoffs. Pero kapag mismong playoffs na, dito naman pumapasok yung isang record. Yung paramihan naman ng panalo sa road games. Yun ang isa sa mahina sa Bucks. Lalo na last season na meron lang silang 18 and 22, ang pinakamababa since 2019. Ito pa yung isa sa malaking problema ng Bucks base sa sinabi ng The Athletics tungkol sa defense at sa personnel. Dahil sila ang merong oldest team sa NBA via starting unit. Meron silang average na 33 years old. Apat na player pa lang yan, si Giannis, Dame, Middleton at Brook Lopez. Kahit isama pa si Tito Bobby, papatak pa rin sila ng 32 years old. Or kahit sinong player ang ilagay doon na mas bata, papatak pa rin ng above 30 years old ang average age ng Milwaukee Bucks sa starting unit. Mas malaki sa experience pero mas prone naman sa injury.
Kung mariresolba lang ng Bucks yung issue nila sa defense, katulad na nandun si Holiday, lalaki yung chance ng Bucks na lumalim sa playoffs. Dahil dito din nakasalala yung chance na posibleng umalis si Giannis or magstay sa Milwaukee Bucks.